Whoa! What? What's up, brothers? Welcome back to my channel. Tapos na tayo kay Longo Works ang kanyang episode. And this time ay balik tayo kay Tribes. Kasi namimiss ko na si Tribes sa kanyang mga vlog. At meron tayong gagawin ngayon. Susubukan natin paandarin si Tribes. Soundcheck natin. Isishare ko din sa inyo, brothers, ang load ni Tribes. Tsaka kayo na lang din ang magko-comment sa soundcheck ni Tribes ngayon. So, let's go! So, ito na ngayon si Tribes, brothers. Ayan, nilabas muna natin. Kaso, brothers, itong ano ni Tribes ngayon, itong gasolina niya ay palis na. So, hindi na siya makaandar. Kaya, dalhin namin ito mamaya kina James Yongko at doon namin susubukang paandarin to. So, pasensya na, brothers, ang rumi na ni Tribes. So, ayan, brothers, review natin ulit si Tribes. Baka na-miss natin. Tsaka, wala kasi, brothers. Hindi muna natin pinapansin ngayon. So, ngayon, brothers, i-review natin tong nabili kong mga second hand na mga gamit. Unahin natin tong Kingo na rim. Ayan, brothers, Kingo na rim, itim. Kasi bala ko tong ikakabit kay Tribes sa kanyang next na concept. Kaso, problema nito, brothers, kasi nga second hand siya. Ayan, brothers, medyo na-erase na kanyang logo. Dito na area, brothers, itong Kingo na white na logo niya, nawawala. Gagaya niyan, yan. Nawawala na siya dito, brothers, pero gagawin ko to ng paraan para maibalik. Gamit ang sticker lang. So, ayun. Pero ngayon, brothers, sa ano na lang, sa kay Tami ko na lang ito ilalagay sa aking RS125 na aking bubuhayin. Kung napapansin niyo sa dati kong vlog, may RS125 akong nabili sa halagang 10,000. So ayun naman ang pagtutuunan ko ng pansin sa ngayon. So naka-ready na, brothers, sa Kingo na rim. Mahal kasi ito, brothers, kapag brand new, nasa 47 yata. Pero ngayon nabili ko lang ng 25. Pero may ano na siya. Pero ito lang ang damage niya, brothers, kasi sa show lang din ito nagamit. So ayan, may nabili din akong... Yan, brothers, ito ang nabili natin. Second hand pa rin sa tropa ko kasi nag-stop na siya sa pag-show. Kaya ito, nabili ko itong Chayo na 340mm ang haba para sa plus 2. Yan, kagaya lang nitong... Kasing haba lang ng shock ngayon ni parang kagaya lang kay Tribes ngayon na nakakabit kay Tribes. So ito, brothers, Chayo, bala ko tong ilalagay dito kay Tribes. Pero bibilihan ko na lang si Tribes ng bago at ito ilalagay ko na lang kay Tami. So ito ng mga gamit ni Tami, brothers. Meron na siyang shock. Ayan, Chayo. Kasi magbubuo tayo ng ano, service type. Namimiss ko kasi, brothers, kasi ito si Tribes, hindi ko na ito magagamit sa service type kasi naka-show type na siya. Pangit kasi, brothers, kapag naka-show na ang setup tapos gagamitin mo sa tawag nito sa service type, maraming madadamage. Tapos gastos na masyado, brothers, kaya yun, kung show lang talaga. So ayan, brothers, marami na siyang gamit, naka-ready na. Tsaka ito, brothers, kulang na lang ito ng linis. Itong design ng hub ni Tami ay iibahin pa natin to, gawan pa natin to, mas palalakihan natin ang mga design niya. Tsaka itong ano niya, sprocket holder, gawan natin ng lighten. So papalighten pa natin yan. At ito na, brothers, ang gamit ngayon, gagamitin ko para kay Tami itong outer tube dati ni Tribes. So ayan, naka ano siya, standard lang yung tube niya, naka-lighten. Pero bala ko siyang palitan. Hindi, ito na talaga ang gagamitin ko sa service type ko na si Tami. Tsaka itong outer tube na to, brothers, sa Mio,
Mio 125i. So halos parehas lang yata ito ng Mio Sporty. Itong gagamitin ko kay Tribes. Yan, papalitan ko yung outer tube niya na sa ano, sa Wave 125 kasi yan eh. Gamit ko kay Tribes. Yan. So ngayon, papalitan ko ng Mio 125i. Itong pang Mio talaga para naka ano din siya. Ang gandahan kasi nitong Mio Brothers ay ano siya, hindi siya masyadong mahaba, tapos naka-outer na ang kanyang ano, itong lalagyan niya ng ihi. So kung napapansin niyo brothers, maliit ang itong butas para sa ihi ng Mio, pero palalakihan natin to para magkasya ang para sa RS125. So ayan, abangan nyo na lang brothers. Click the notification bell lang para updated kayo sa aking mga video yung i-upload. And then next brothers, ito naman ang lens ngayon ni Tami na gagamitin natin. Dati itong lens ni Tribes extra, kaya gagamitin natin yan kay Tami. At ngayon brothers, sakto kasi nakabili ako ng ano, ng ito, galing din doon kay Tribes noon. Ayan, nakabili na din ako ng butterfly. Ayan, nakabili na din ako brothers para sa RS125. Kasi si Tami ngayon, nung pagbili ko pa lang, naka-set up na siya, naka-pang-trill na siya or naka-lift up na siya brothers. Pero dahil nga gusto ko siyang ibalik sa RS125, kasi nga nabili namin yun sa bandang bukid na, kaya mahirap doon kapag masyadong mababa ang motor. Mahirap siya sa lugar, kaya siguro nila ginawang lift up brothers. Kaya ayun, buti na lang may mga kampi tayo sa nagtatrabaho sa mga ano, mga company ng motor. Kaya ayun, dahil nga nauso dito sa Mindanao brothers ngayong lockdown na siyempre mga lift up na mga concept para sa trail nila, pag di-trail. Kaya ngayon nakachamba tayo brothers na sopan tong sa RS, sa XRM talaga, itong butterfly tsaka itong udo niya, itong panel board, itong bracket ng XRM 125 brothers. So straight swap lang sa RS125. Meron na tayong gamit para kay Tami. So ayan, naka-ready na. Tsaka ito na rin brothers, itong XRM125 na ano, na manobela, straight swap na din para sa RS125. So swerte tayo brothers. Kaya ayun, huwag kayong magmadali. Kung gusto nyo nang makatipid kayo, kung gusto nyo nang kagaya kay Tribes na XRM dati tapos kinonvert lang sa RS125, kung gusto nyo nang makatipid kayo brothers, ay try nyong magpost sa FB. Maghahanap kayo ng gustong mag-lift up ng kanilang motor sa mga XRM125. Straight swap lang brothers para makatipid. So ayun na brothers, ngayon naantay ko lang si Longo Works para ano, dalhin namin to kay James Yongko at doon namin paandarin, kasi dito bawal dito paandarin brothers, kasi nga may mga kapitbahay kami dito, may mga bata pa, mga bagong panganak. So ngayon tatawagan ko muna si Longo para dalhin na namin to. Abangan nyo brothers. Let's go. 1 hour later. Say hi to my vlog. Woo woo woo. Yeah yeah. Tambaluslos Vines. What's up? Ka Junior Works. Longo Works. Kahay. Ano ka balo ako ng Saging. Saging Works. So andito na lahat brothers. Ayan ang. So kay Earl. Ang Honda Beat na ginawa naming Thai concept. James Yongko Works, Paok Works, maraming mga works. So ayan. Naka 70 na. So kulang pa brothers, pero shout out din sa Brintoy Works. Oh, ito yung ano niya, itong naka flat seat na gamit ang MTV na seat cover. Ayan, naka type plate na gawang Disenyo Collection. Ayan brothers, naka light din ang kanyang back fender. So marami pang kulang brothers. At ito naman tong kay Longo Works.
Yan ba, service type lang. So, tapos na tayo dito ngayon. So, ngayon dadalhin na natin 'to si Tribe sa ano, sa kina James Yongko para subukan nating paandarin. So, let's go. What's up? Let's go, brothers. Come on. Okay. Hi Earl. A few moments later. Alright, nandito na kami brothers, what's up? So, sinubukan namin itong panda rin pero malabo, malabo brothers kasi sa tingin ko dito sa carp siguro pero di kayo sa starter. Ayo umandar. Na-standby ng ano, 8 buwan. Pero, ayan na brothers, ang last namin gagawin itong carb, ang problema talaga nito itong carb. Yung gas niya panis na. So, ano natin, para masolusyonan, tanggalin natin lahat ng gasolina. Linisan natin ang carb, tapos lagyan natin ng bagong gasolina. So, ayan, bumili kami, brothers. So, Ilonggo Works, let's go. So, ayan na, brothers, tanggalin na natin itong, ano. Matabuti. Tanduay. Ayan. Nagawa rin siya kung parang maghihi. Sobrang baho na ng gas niya, brothers. Okay. Fire na. Selina na? Okay na. Ano na? Tubig na. Okay na siya. Tubig na. Okay na? Tubig na. Tubig na? Sabar na, babe. Sabar na, sabar na. Uy, kami na. Sa nagroon pa nga ba? Sa pa? Hindi. Sa panyor. Sa panyor. Oh. Oh, good sir. Hindi kanikore mga baluan. Okay. Longo works lang baon. Let's go. So ginamitan namin ang Kickstarter badass para maganda, para okay. Wow. Ayan na, umandar na si Tribes. Sound check. Thank you.
ka. Ganyan badas ang sound check, ang tunog ni Trikes. Powered by Noo Lamluka. So ayan brothers, sa so ang load ngayon ni Trikes brothers ay dati pa tong load 56 bore grind cam 7.5 lift naka stroke inside, naka stroker to brothers inside. 56 lang ginamit namin para makaya pa siya sa starter. So ayan brothers, 32 carb. On the second time around. Wow. Okay. At ayun. So okay na brothers. So ayun brothers, tapos na. Salamat sa mga nagsuporta kay Longo Works sa Disenyo Collection Team, sa mga kabarkada sa Saging Works. So thank you. Medyo nabitin tayo sa soundcheck kanina kay Tribes. So next time, ulitin natin tong soundcheck ni Tribes. So ngayon, shoutout muna tayo. Shoutout kay G-Boy TV. Try nyo din bisitahin ang kanyang channel. Tsaka shoutout sa Tambaluslos Vines. Kung gusto niyo ng prank na mga Bisaya prank, try niyo bisitahin ang Tambaluslos Vines. Shout out din kay Alejo Motovlog.
bisitahin nyo din, brothers, ang kanyang channel. Shout out kay Jenkin Pitogo from Ormoc City. So ayun, shout out. Shout out kay Kalachuchi TV. And shout out din kay Earl Jan Teodosio from Aklan. So shout out boss, shout out kay Dirk Halasan from Digo City. Shout out brothers, shout out kay AJ Vlog PH. And shout out din kay John Michael Luceno. Shout out kay Muhammad Saripada watching from Qatar. Shout out boss. Shout out kay Harvey Sonio. And shout out kay John Ruel Argao. Then shout out din kay Manny Pason from Alabel. Shout out din kay John Itang from Agusan del Sur. Shout out din kay Jeremy Sompia. Shout out din kay Carl Briones and shout out kay Ivan Reci. So ayun, salamat sa panonood ng aking video, brothers. Don't forget to subscribe to my YouTube channel sa mga hindi pa nakaka-subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga video yung i-upload. Till next time, brothers. See ya.